I am Richard Gomez, and this is the true story of Don Silveta. Yeah, our set is really a family. Masaya kami sa set namin. We talk a lot. We laugh a lot. In fact, even during rehearsals, nagtatawanan kami. Our set becomes serious pag nagtitake na kami. But prior to that or after that, tawanan lang kami sa tawanan. Si Don kasi, masayahin tao yan. She's happy on the set. She loves being with people. And matakaw, mahilig kumain. And she likes eating good food. Yun yung saya nandun. Sila Tita Susan, sila Tita Helen, they frequently bring food that brings the cast together, yung mga director, yung mga staff namin. One thing is certain, pag magkakasama kami lahat, it's a happy family. We get to talk. Pag may mga sensitive issues na kailangan pag-usapan, napapag-usapan namin doon kung ano yung mga pwede namin ayusin sa trabaho namin. I know Don is very fond of Coco. Natutuwa si Don sa success ni Coco, and now that she's a family woman, alam niya yung feeling na merong anak. She's very devoted to her children. Mahal niya yung mga anak niya, and I know she loves being with them. In spite of her very hectic schedule, talagang binibigyan niya ng pansin yung mga anak niya. Kaya nga kami, pag namimiss namin yung anak namin, dinadala namin sa set para kasama namin sila doon. And that's very important para nakikita ng mga anak mo kung ano yung trabaho na ginagawa ng mga parents. Ako, Ibn Juliana, she brings her son and daughter. I think the love and the caring is evident. Kitang-kita mo talaga sa kanila. With our very hectic schedule, the only free time that we have is that si Don stays with her children. Ganun eh. The only time we can go out is pagkasama namin yung mga spouses namin. Siguro, what would be ideal is to go out and have a picnic and watch our kids play habang kami kumakain, nagkikwentuhan. Anyways, pareho yung trabaho namin ni Don. Yung mga asawa namin, pareho yung trabaho ng last congressman. Talaga makaka-relate sa isa't isa. Ang message ko kay Emily, tanggapin mo na siya, no? Si Marco sa buhay mo. Alam natin na si Emily at si Marco maraming pinagdadaanan, and the days to come may mga black lily pa napapasok na makakagulo sa amin. So dapat ingatan niya yung relationship ni Marco at saka ni Emily. Ang message ko lang kay Don, I'm very happy that Don accepted this project. Hopefully in the future, makagawa pa kami ng projects together. Emilia Guidotti mula sa phenomenal hit teleserye Walang Hanggan, my friend, the ever-beautiful Don Silveta. Hello, Charlene! At magandang hapon sa inyo lahat! Dito sa The Bond! Hoy, sagutin muna natin yung tanong ni Richard kanina. Emily, tanggapin mo na si Marco! Kailangan mo na magpakipot! Uy, Goma, maraming salamat. At pinagkukulan na ng panahon. Busy na yung taong yan. Pero maraming salamat at nagpa-interview. Ang ganda namang intro para sa akin. Oh, alam mo, ganda talaga ng working relationship niyong dalawa ni Richard. Oh. And alam mo, Don, considering, to be exact, alam mo, nag-research ako na 21 years ago, ang huling team-up niyo sa Hintayin Kita sa Langit, does it amaze you that after so many years, malakas at hinahangaan pa rin ang love team nyo at may kanya-kanya na kayong pamilya? Ako, hanggang ngayon, kahit nasa edad ko ito, nasa-surprise pa rin ako. Mm-hmm. At hindi ko nga akalain na marami pa rin pala ang nagsusubaybay sa love team namin. Nagpapasalamat talaga kami ni Richard sa inyong lahat. Mm-hmm. Dahil supportado kami. Now, Don, para sa akin, isa ka rin sa pinakamagaling na artista talaga sa show business. And proof of how great you are is really your portrayal bilang Emily Guidotti sa Walang Hanggan. How have you accepted this phenomenal success ng teleserye nyo? Alam mo, ang swerte lang talaga namin. Kasi alam mo naman, di ba, Charlene, hindi naman lahat ng project na pinapasukan natin ay guaranteed magiging hit. Di ba? We always take a risk. Pero with hard work, pursigido naman tayong lahat, na-appreciate din naman ng audiences. Kaya,
dagdag inspiration po sa amin, sa buong cast, na alam namin na ginawa ninyo kaming number one. Oo, talagang ganda. Kahit na araw-araw na halos ang taping namin, halos hindi kami natutulog, inspired kami. Don, curious ako, pag nasa labas ka, ano mas tawag sa'yo, Emily ba or Don? Meron ding Emily. May Emily din. Emilia! Ano, pero alam mo, Don, hindi mo talaga madi-deny yung parang chemistry ng cast. Uh-oh. What is it that you like about the bond ng buong cast sa Walang Hanggan? I think it's because even with the young stars sa cast namin, lahat sila professional. Very professional. Eh, of course, it goes without saying, even Tita Susan and Tita Helen are very professional. Parang dream also. Cast to eh, dream diba? Cast talaga. So, maski kami ni Richard and Joy na kami nakatrabaho namin, si Tita Helen at si Tita Susan, pagdating naman kina Coco, kina Joe M, kina Julia, ang sarap din silang katrabaho. Hmm. Kasi napaka-professional talaga yung mga batang yan. At may mga ako sa kanila. May mga bagong characters na papasok rin meron simula bukas. Oo, si Yula Valdez. Abangan nyo na, kasi sa darating na Linggo, papasok na si Black Lily. Excited na excited. Black Lily ang tawag sa kanya. And you know, Yula and I, we've worked already before and I enjoy working with Yula. So I'm looking forward to her entrance in Walang Hanggan. Well, excited din kami sa acting showdown na makikita natin mula from two of the best actresses sa showbiz. Now, Dawn, mula naman sa pamilya mo sa Walang Hanggan, punta naman tayo sa totoong pamilya mo. Mm-hmm. Personally, I know Anton. He's such a loving and caring husband. Sobra siyang bait. You have wonderful children. How have your family supported you in this journey bilang actress? I have to thank them. Because si Anton, my children, sila yung pinaka-understanding. Mm-hmm. Alam mo naman ang buhay natin, no? Mm-hmm. The hours talaga, grueling ang hectic. Hectic tayo, di ba? Mga schedule natin. Pero iniintindi naman din ni Anton. At kami naman kasi ni Anton, we always, as much as possible, discuss naman our calendar, work calendar namin. And I make it a point also na hindi naman lahat araw-araw itrabaho. Mm-hmm. I make a point na nasasamahan ko rin naman sila, pamilya. Now, Dawn, what is the message that you would like to tell your family considering how understanding they are with your work schedule and everything? Galing sa puso mo, anong nais mo sabihin sa kanila? Kay Anton, kay Aisha, tsaka kay Jacobo, I love you. I love you talaga. Lahat ng ginagawa ko, I hope when my children grow up or ngayon pa lang, sana I make you proud. Tsaka, thank you for understanding all the times that Mama is not home to take care of you. And Anton, thank you also for understanding na hindi lahat ng time, no, na kailangan niya ako, nandun ako. Pero, just always remember that kayo lang ang palagi nasa isip ko when I'm away from home. Oh. I can't wait to get back home. Just to be and to see yes. with them. Now, Dawn, naniniwala din ako behind every successful person and a woman, as a matter of fact, is really a supportive and loving family and caring family which you have. You're completely blessed and you deserve all the blessings. Thank you. Kaya mula sa The Buzz, I'd like to say thank you, of course, for guesting here on Celebrity True Stories. Thank you. Thank you for having me. It's always a pleasure to see you. Oh, you and of too. Course, I would like you to invite them, of course, to continue watching Walang Hanggan. Alam mo ba, Charlene, kinaya ko pa ng schedule ko na makagawa pa ng indie I film. I know. Kaya I want to invite, yes, I want to take this opportunity to invite everyone. Indie film po ito and it is a Cinemalaya 2012 entry. Mag-uumpisa ang Cinemalaya this coming July 20 and